Ito pong nangyaring press conference kanina sa House of Representatives, malinaw pong nagpapakita ito ng kasinungalingan nitong si Senator Aimee Marcos. Pinalalabas nila na nagulat sila at bakit mistula daw may merong magical projects ang DSWD at ini-insinuate pa nila na ito ay gagamitin para po makapangalap ng pirma sa pamamagitan ng ayuda sa ating mga kababayang Pilipino. Pero napatunayan po natin na hindi po yan totoo. Nagsisinungaling itong si Senator Aimee Marcos. Panoorin po natin ang balita muna kaugnay po ng pagsisinungaling na ito itong si Senator Aimee Marcos or pagmamaang-maangan niya sa mga pangyayari diyan po sa budget ng 2024. Eh, parang baliktad naman yata yung buhay natin. Ngayon mag-iimbento ng dahilan, magdi-design ng project, pupunteriya yung mga beneficiary. Pero in the meantime, linagyan muna ng bilyon-bilyon. Yan na ba talaga ang patakaran ng DSWD? Kapalmuks lang talaga? O nakakalimot ka na ikaw ay pumirma doon sa inaprubahan ninyong budget, in-insert sa bicameral meeting ng Senado at ng Kongreso ang 26.7 billion niratipikayan ng Senado at ng mga kongresista at kasama ka sa pumirma doon, Senator Aimee Marcos. Yan ang pirma mo, kitang-kita dito. Tapos palalabasin mo sa hearing mo sa harapan ng publiko na parang magical project yan, bigla na lamang lumabas. Ngayon, ito rin si Senator Ronald De La Rosa, sasabihin pa na baliktad na yata ang mundo ngayon pagdating sa budget process? Magical project. Ganito ay nilarawan ni Senator Aimee Marcos ang isang proyekto ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa gitna ng pagdinig kaugnay ng umano'y suhulan sa People's Initiative. Nakakalungkot ito, mga tol, kasi sa kabila ng paghahangad ng gobyernong ito makatulong sa ating mga maralitang mga kapatid na Pilipino, ito ngayon, si Senator Aimee Marcos, mismong kapatid ng Pangulo, sinisiraan ang proyekto ng ehekutibo. Sinisiraan niya talaga ito. Pinapalabas niya ngayon na magical project yan. Eh, sa katunayan, alam nila. Hindi mo maikakaila ngayon yan, Senator Aimee Marcos, sapagkat ikaw mismo ay pumirma rito kasama si Senator Ronald De La Rosa. Nakakahiya naman yata yan. Basahin po natin ang partikular, ha? Sabi po kasi dito, particulars. Insert a new provision to read as follows and renumber succeeding provisions accordingly. Ito po yung AKAP. Ayuda sa Kapos ang Kita Program. Magandang programa po ito para po sa mga kababayan natin Pilipino. Yet, hindi pa nai-implement, sinisiraan na kagad nitong si Senator Aimee Marcos kasama ng ilang mga senador dyan sa Senado. The amount of 26,700,000,000 pesos appropriated herein under the Ayuda sa Kapos ang Kita Program shall be used to implement and provide financial assistance to minimum wage earners falling under the category of low income that were severely affected by rising inflation. Ang ganda-ganda ng programa nito, sisiraan muna kagad. Para sa madaling paliwanag, sa mga nasa low income or minimum wage earners at sila po ay affected ng inflasyon, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, tutulungan po sila ng ating gobyerno sa pamamagitan ng Ayuda sa Kapos ang Kita Program or AKAP. Pinoformulate ngayon ang guidelines nito. Yet, ginagamit ito ngayon ni Senator Aimee Marcos para i-pursue ang kanyang interes na sirain ng House of Representatives, partikular ang kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. In short, mga tol, huwag tayong maniwala dito kay Senator Aimee Marcos. Ha? Tuloy po natin ang balita. Itinagulat niya at ng ilan pang senador ang 26.7 billion pesos na budget ng Anilay Magical Project na Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng DSWD. Kinwestiyon ito ng mga senador, lalo pa't hindi sila pamilyar sa programang ito. Nagmamaangmaangan kayo. O ako, binoto ko to sa Senator JBRC ito. Bibigyan kita dito ng benefit of the doubt, Senator JB. Kasi hindi ka naman kasama doon sa bicameral meeting na yan nang inaprubahan po ang budget. Pero itong kasama mo dyan,
si Aimee Marcos at saka si Senator Ronald De La Rosa, mga sinungaling kayo. Maliban na lamang kung hindi nyo binasa yung pinirmahan ninyo, eh katangahan yun pag hindi nyo binasa. Ito, nagulat din ako sa AKAP at mas lalo akong nagulat sa halaga. Grabe, napakasinungaling, ano, o nagmamaang-maangan o hindi niya binasa ang mga dokumentong ito. Ayan, oh, nakapirma ka, Aimee Marcos. Paano ka magugulat? Pinirmahan mo yung dokumento. Dalawang bagay lang ito. Nagsisinungaling ka para siraan ang House of Representatives o nagmamaang-maangan ka o ikaw talaga ay hindi mo binasa ang mga dokumentong pinipirmahan mo. Ganun lang kasimple yan. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig. Ako rin medyo naging curious sa AKAP, ngayon ko lang narinig eh. O, Senator JB, wag mong hayaan na pati ang political career mo masira dahil lamang sa pamumulitika nitong si Senator Aimee Marcos. From time to time, sabi nila, nakapanood ka sa akin. Salamat. Pero nakikiusap ako sa iyo, mataas ang pagtingin na, ako in particular, mataas ang pagtingin ko sa iyo, Senator JB Ejercito. Huwag mo nang sakyan ang pamumulitika nitong si Senator Aimee Marcos. Dahil dito sa mga dokumento na ito, nagpapatunay na alam niya ang AKAP. Pumirma siya sa insertion na ito sa budget ng ating General Appropriations Act of 2024. Panoorin natin ngayon in particular ang reaksyon ng mga kongresista kaugnay po ng issue na yan na pilit binubuksan nitong si Senator Aimee Marcos for some reason na maaaring siya lamang ang nakakaalam kasi hindi rin alam ng mga kongresista. Nung tinanong nga itong si Congresswoman Roman, eh sabi niya, itanong niyo kay Aimee kung bakit ganyan ang ginagawa niya sa Kongreso. Pakinggan po ninyo ito, mga tol. Alam ko lang po yung response nyo dun sa sinasabi ni Senator Aimee na gagamitin daw yung AKAP for people's initiative. Well, for the knowledge of everyone, ang AKAP is a regular line item already in the GAA. Meron siyang a total of 26.7 billion pesos. And where does it state that it's going to be used for the people's initiative? So, I don't know. You cannot just immediately conclude that it is going to be used for that purpose. Kami, from different districts throughout the country and representing our different constituencies, we look forward to that kind of help. Kasi, and even the DSWD has indicated its desire to roll out itong mga AKAP because it's... Senator Aimee Marcos, kung ikaw ay merong amnesia o kung ikaw ba ay nag-uulyanin na, itanong mo sa mga kasama mo diyan po sa bicameral meeting na yan, katulad nitong si Senator Sunny Angara, si Senator Pia S. Cayetano, baka kasi binasa nila yung report bago nila pinirmahan. Senator Loren Legarda at saka si Senator Cynthia A. Villar. Kasi kayo ni Senator Ronald De La Rosa, eh parang pumipirma kayo sa mga bagay-bagay na hindi nyo naman binabasa. Tuloy po natin itong pakikinig sa balita kanina. Kung ni Senate Deputy Majority Leader Joseph Victor J.V. Ejercito, ito ba ay proyekto sa... Inuulit namin, Senator J.V., huwag mong sirain ang political career mo at makisawsaw sa ginagawa nitong si Senator Aimee Marcos. Sana makarating sa iyo ang video na ito. Nakikiusap kami sa iyo. Mataas ang pagtingin ko, ako in particular, sa iyo bilang senador. Huwag mong sirain dahil lamang itong kasama nyo dyan sa Senado na mga re-electionist ay namumulitika ng napakaaga sa kasalukuyan. Sa pagitan lang ng House of Representatives at DSWD, dahil aniya walang ideya ang Senado tungkol dito. Hindi totoo yan, ha? Hindi totoong wala silang ideya. Ito po ang mga pumirma na mga kasamahan ninyong senador. Dalawang nagmamaang-maangan o nagtatanga-tangahan o talagang motivated lamang ng paninira sa House of Representatives. Si Senator Aimee Marcos at Senator Ronald De La Rosa pumirma. Kaya alam nila yan. Pero magtanong kayo kay Senator Angara, Senator Cayetano, Senator Legarda at Senator Villar. Ano ang pinirmahan nila? Ito,
ang insertion ng budget. Kasi originally mga tol, nung dineliver ito sa nung nagkaroon ng deliberation sa House of Representatives and Senate of the Philippines, hindi kasama ito pong AKAP. Pero ininsert po ito nung nagsama na sila dahil nakikita ng kasalukuyang gobyerno na talagang kailangan tulungan ang ating mga kababayang Pilipino na nasa minimum and low wage earning. Kailangan nila ng tulong, ayuda, dahil po ang inflation hindi pa rin po naman bumababa. Although salamat, kahit paano, nag-i-slow down ito ngayon. 26.7 billion. In fact, humingi na ng paumanhin si Malutikiya. O sabi ni Malutikiya, I stand corrected on AKAP. And here is GAA 2024. Inaamin ni Malutikiya ngayon na nagkamali siya. Ikaw kaya, Senator Amy Marcos at Ronald De La Rosa, aaminin nyo kaya na kayo'y nagkamali dito sa paninira na ginawa nyo ngayon sa House of Representatives? Siya din ang nanggaling kay Senator Ronald Bato De La Rosa. If this WD declares that this is foreign to them, saan yung galing itong budget? Baliktad na... Anak ka ng teteng! Ay, nako, talaga nga naman. Hindi ko maipaliwanag sa isip ko bakit nasasabi ni Senator Amy at ni Ronald De La Rosa ang mga katagang ito. Saan ang galing ang budget na ito? Pumirma nga kayo. Maliban na lamang kung yung pinirmahan yung dokumento, hindi nyo binabasa at katangahan yun. Never tayong pipirma sa isang dokumento na hindi natin binabasa at inuunawa ang laman nito. Nak ng teting naman. Pala ang budgeting process natin. Dagdag ni Senator Bato, kung Kongreso na ba aniya ang magdedesisyon sa proyektong i-implement ng amensya? Yan ang masakit na katotohanan. Sinisiraan nyo ang kongresista, ang kongreso. Para saan? Ipurso ang inyong re-election bid? Mapapahama kayo. Kasi ang taong bayan, mapanuri ngayon. At naniniwala ako na itong mga ginagawa nyo sa kasalukuyan na pamumulitika, hindi yan makakalimutan ng taong bayan sa 2025. At hindi na sila ang magre-request nito. Tugon naman ni DSWD Undersecretary for Legal Affairs Fatima Alia Dimapuro, hindi ito eksklusibong proyekto, kundi isang regular project ng ahensya, ngunit kasalukuyan pang inaayos ang mga regulasyon o guidelines kaugnay nito. Ito nga yung pinupunto natin eh. Alam niyo kahit walang dokumentong lumabas ngayon, common sense will tell us na wala pong korupsyon dito eh. Kasi ganito lang naman kasimple yan eh, para sa mga hindi nakakaalam. Papadaliin po natin ang pag-unawa sa paggamit ng pondo. Alam ninyo, ang isang pondong inilagak sa partikular na proyekto, hindi po ito pwedeng gamitin at ilipat sa ibang proyekto. Ang tawag po doon, technical malversation. Meron po iyong pagkakakulong. Criminal offense po iyon. At ang sinasabi nila na ito na magical projects, paanong mangyayari? Hindi ibig sabihin, merong pondo na unang pinaglagakan ito, tapos biglang ginawang AKAP? Hindi totoo yan. Kasi, in the first place pa lamang na aprubahan ang GAA 2024, nandoon na ang AKAP. This is the evidence na nandoon na ang AKAP. No other than Malutikiya, senior sa kanyang X account. Tapos, nasa na ba yun? Tapos, ito po yung nilalaman. Ayuda sa Kapos ang Kita Program. AKAP, may pirma si Senator Amy R. Marcos. Ang linaw-linaw. Kaya walang katotohanan ang sinasabi dito ng mga senador na ito. I-exempt ko si Senator JB Ejercito. Bibigyan ko po kayo ng benefit of the doubt dito, Senator JB. Kasi hindi kayo kasama sa BICOM hearing na yon. Hindi rin kayo pumirma doon po sa dokumento na yan. Kaya maaaring hindi nyo talaga alam yung insertion na yan ng AKAP. Pero lehitimo po ito. Wala pong panlilin lang sa publiko dahil ang BICOM report is available sa public. Ngayon, kakwestiyonin ninyo, sino ang naglabas ng report? Sasabihin ninyo, bias ang naglabas ng report, House of Representatives. Siyempre, sila maglalabas ng report. Sila yung apektado eh. At ito namang inilabas nilang report, available po ito sa publiko. This is a public documents. And in fact,
kung susuriin po natin ang ating karapatan, lahat po tayo merong karapatan to access all information relative to public matters. Nakalagay po yan sa ating konstitusyon, di ba? The right to information under Article 3, Section 7 ng ating 1987 Constitution. But going back, dito po, sa mga nagsasabi dyan, eh ito, nagsalita na rin, syempre, ang mga kongresista at nararapat lamang ito. Ito, ipapakita ni Congressman Gonzales, ha? Si Congressman Dalipe ba ito or Gonzales? Pasensya na kung hindi ko tanda yung kanyang pangalan. Pakikorek nyo ako, siya ba ay si Congressman Dalipe or Congressman Gonzales? I-play natin ito, ha? Yung dokumento na ipapakita niya. Siguro maraming mga releases ngayon pinapadala sa akin. I just like to read the portion of my press release para alam lang po ng tao. It would be absurd now for senators to be questioning the ACAP and other assistance funds included in the national budget and administered by the Department of Social Welfare and Development because they approve it. In fact, Senator Ayumi signed this committee report, this BICAM. Oh, ito yon, yung pagpirma ni Senator Ayumi Marcos. Ayan ha, oh, para mas makita ninyo ng maliwanag, ito yon. Oh, kasama si Senator Ayumi Marcos sa BICAM report at pinirmahan niya yan. Kaya hindi niya pwedeng sabihin na nagulat siya at parang magical project ito na bigla na lamang lumitaw 26.7 billion. Either sinungaling ka, Senator Ayumi Marcos, o nagmamaangmaangan ka lamang, o kaya pumirma ka sa isang dokumento nang hindi mo binabasa, Senator Ayumi Marcos. They are stopped from speaking against or criticizing what they have approved unless they tell us now that voted yes without reading the budget or at least the conference committee report, which is a summary of the outlay. It is the DSWD that has sole authority over these funds. That is clear in the budget law. The amount of 26.7 billion appropriated therein under the ayuda sa kapos ang kita program shall be used to implement and provide assistance to minimum wage earners falling under the... So, isingit ko na ito, baga kong makalimutan pa. Banata na natin ito. Alam mo, Senator Ayumi Marcos, epal ka eh. Ha? Ang kapal ng pagmumukha mo. Biruin mo, ginagamit mo ang AIX para sa pagpapapogi sa harapan ng publiko. Ngayon, nandyan ka sa hearing mo na walang kwenta, moot and academic, tapos na ang People's Initiative, pero hearing pa kayo ng hearing para siraan lamang ang House of Representatives. Eh kung hindi ka ba naman makapalang muka, tumigil ka na sa pamamigay ng AIX kasi yung mismong ahensya na pinanggagalingan ng AIX, sinisira mo. Ha? Palalabasin mo na ang DSWD gumawa ng proyekto biglaan at may pondong 26.7 billion ng hindi nyo nalalaman? Eh ngayon, lumabas ang katotohanan. Pahiyang-pahiya ka ngayon. Kaya Senator Ayumi Marcos, pakibawasan yung pagiging makapal ang muka. Hindi porket kapatid ka ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., eh immune ka na sa kritisismo. Hindi ka namin titigilan. Hanggat ikaw hindi gumagawa ng tama, ilaladlad namin ito sa publiko. Again, sana wag ka nang paepal. Ang AIX ang dapat na mamahagi niyan, hindi senador, hindi mambabatas, dapat DSWD. Kung tumutulong ka sa DSWD, salamat, pero nakikiusap kami sa iyo, kaya na po yan ng DSWD. Huwag mo nang gamitin ang AIX para lamang magpapogi sa harapan ng publiko. Mahiya ka na, matapos mo ngayong siraan ang DSWD. Itong napaka-Nobel na project, called ACAP, ayuda para sa kapos sa kita program ng ating gobyerno. Sisirain mo kagad. Ayuda sa kapos, ang kita program, sisirain mo na kagad. Hindi pa nga nagsisimula, pinoformulate pa lamang yung guidelines
eh nandyan ka na, pinalalabas mo kagad na merong irregularities dito sa ginagawa ng DSWD, tapos i-insinuate mo sa harapan ng publiko na may kinalaman ng mga kongresista dito para saan? Para masira ang House of Representatives, masira ang pinsan mong si Speaker Martin Romualdez. Oy, kayong mga DD-sheets naman, wala akong pakialam sa inyo, ha? Ha? Mamatay na mga bayaran, vlogger. Hindi ako kasama doon. Walang nagbabayad sa akin dito na politiko. Kinakampihan ko ang House of Representatives dahil alam ko na sila ang nasa tama. At nakikita namin ang kanilang pagnanais na tumulong sa ating Pangulong Bongbong Marcos. The category of low income that were severely affected by rising inflation. Implementation of this provision is subject to the guidelines to be issued by the DSWD and the existing budgeting, accounting, and auditing rules and regulations. Clearly, it's very clear that the speaker has no House member, has no role in the implementation of the program and the release and spending of funds. So yun lang po, para malinawan lang po natin na Senator Aimee, ito po, nakabilog yung pangalan niya. Kakahiya, di ba? Ha? Either hindi ka nagbabasa ng pinipirmahan mo o hindi mo inuunawa ang pinipirmahan mo. Kaya mo ngayon sinasabi, nagugulat ka bakit may 26.7 billion. Bawasan mo kakapalan ng pagmumukha mo, Senator Aimee Marcos. Please, huwag ka nang mag-distribute ng AIX. Hindi ka kailangan ng DSWD. Hindi ba po siya sa Bicama report? Sana po, tinignan niya ito. This 26.7 billion. Diminuran ko po yung pangalan niya. Napumirma po. Ako, ayun po. Nakapirma po ako dito. Si Congressman Gil, nakapirma rin dito. Si ako, nakapirma. Lahat ng miyembro po ng Bicam Conference, nakapirma po rito. Thank you po. At isa-isahin natin ngayon, sino-sino ba yung miyembro ng Bicameral Conference na yan? Eto, sila Senator Sunny Angara, Senator Pia S. Cayetano, Senator Lauren Legarda, Senator Cynthia E. Villar, at kayong dalawang nagmamaang-maangan, Senator Aimee R. Marcos, at Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa counterpart ninyo sa Kongreso, sina Representative Elizalde S. Co, Representative Estela Luz A. Kimbo, Representative Ralph G. Recto, during that time, hindi pa po siya DOF Secretary, si Representative Aurelio Dong D. Gonzalez Jr., and Representative Manuel Jose Manix M. Dalipe, kasama si Representative Ferdinand Alexander A. Marcos. Nakakahiya naman yan, Senator Aimee Marcos. Anyway, wala tayong magagawa kung makapal talaga ang muka. Pero sa amin lamang, sana tigilan nyo na ang pakikisama sa DSWD at mamamahagi ng AICS. Kasi yung AIX na yan, eh, hindi nyo naman pera yan. Pera yan ng gobyerno. Hayaan nyo na yung ahensya ng gobyerno, DSWD, ang mamahagi nyan sa ating mga kababayang Pilipino. Huwag na kayong magpapogi. Dahil hindi po kayo pogi. Ewan ko kung maganda kayo, Senator Aimee Marcos. Hanggang dito na lamang.